Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. You died, Jesus, but a source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you. Hi, good afternoon po sa inyong lahat. Ito po sa Misaheng Tinig at Pintig. Muna po tayong pag-usapan. At napakalaga po itong araw na to dahil po ay ikatlong anniversary po ng misaheng Tinig at Pintig. Ngayon po ay mga kasama namin po. Andito po ang mga ating mga kasama. Sulab po ng isang oras, magpakilala na po kayong tatlo. Yan. Ayan. Yan. Hello, hi, Kuya Cooper. Happy anniversary sa iyong Tinig at Pintig. Third year na pala siya ngayon. Third year anniversary. Yan. So, at tatlo tayo ngayon, no? Yan, kayo naman, Denise Laksamana from Dear Diary. The Dear Diary, yeah. Yes, isang mapagpalang umaga, tanghali, at gabi sa buong mundo. Ako po si Nova Season, syempre sa pag-usapan natin magandang buhay. At syempre, kasama po kami ngayon dito sa Mensaheng Tinig at Pintig. Yan. Yes, good afternoon everyone. Welcome uli dito sa Tinig at Pintig. And I remember, dito ako nag-start. Without Tinig at Pintig, hindi ako makakasama nila dito sa Kakampi Online. Ayan. It's because of Cooper. I remember I started April 5. April 5? Oh, yes, April 5 noong 2022. Yes, 2022. Bumisita ako dito because na-miss ko yung Tinig at Pintig. Just to greet Cooper ng anniversary. Hi, Mary Jane Salameda. Nakikinig po siya ngayon. Nanonood po. Thank you po sa inyong pagbati ng happy anniversary. Dito po, yan. Baka may mabatiin pa kayo. Yes, binabati ko yung mga kaibigan ko, yung mga PSBA group. At dito ako ngayon sa Tinig at Pintig. Na-miss ko ang maging katandem uli ni Sir Cooper. Ayan, oh. Oo. Ayan. At happy anniversary nga daw, sabi ni Miss Mary Jane Salameda. Ayan. Kuya Cooper. At pa-shoutout daw po sa Lady Ladies, ang Zumba Group ng Marilao, Bulacan. Hi, oo. At nakalimutan ko nga pala yung very important sa akin. Birthday ng anak ko ngayon. Si ay, Cooper's yeah, happy birthday. Happy birthday. Oh. Yes, March 5. Oh. And tomorrow naman, birthday ng anak kong isa yung nasa Canada. Oh. Si Maridayan Clarine, March 6. Magkasunod sila.
Ayan, happy birthday. Happy ayan, birthday no. Sa inyo lahat. I miss you. Ayan, no. Ikaw pa, Denise, may babatiin ka pa? Oo. Katulad yung sinabi niya, birthday ng kanyang anak bukas. Yung tita ko rin, March 3 bukas. Ayan. Oh. Pakishare niyo lang po yung live yun sa mga oras na ito. Ayan po. Pakishare niyo lang po yung live. Ayan. Ayan, share niyo lang po. May babatiin pa kayo? Yes, advance happy birthday sa aking anak din, si Gabriel Season Modin. Ayan. Yes, happy birthday sa anak ni Nova. Ayan, oo. Ano pa? Sige, bati pa kayo. At ayan, bumabati pa si Mr. Rolando Mirdel. Nakasamahan niyo. Oo, yan. Ayan, oo. Actually, mag-greet din siya kay Tito, kay Kuya Cooper. Ayan, oo. Inihabol niya kanyang video greeting. Ayan, salamat, oo. Yes. Happy birthday din kay Lulu Ignacio. Birthday niya ng 26. Hindi ako nakapunta. Ayan. Because I was in Ilocos. Happy birthday to you. Belated na lang. Belated, oo. Ayan, oo. At andyan pa, Mr. Cooper, si Aljon Murata Aberca. Good afternoon. Ayan, good afternoon, oo. Lalo kay Miguel, Rolando Miguel, yan. At binabati ko din ang Michael Martinez at Karen Martinez and Benedict Martinez, Molly Bulante at Mika Lori, aking binabati, Susan Gutierrez at Claire Bernardino, ayun, klang-klang, yan. Oh, at condolence nga pula, the family of Satiel Bayani of Post Family, RIP po, at Elenita Yamson Sanchez. Nakikiraming po ako sa pamilya. Ayan. Ayan, sige, bati pa kayo. Pakishare nyo lang po. Alorna is watching Magabulo. Ayan po. At meron po tayong mga pag-uusapan mamaya. Dahil lang ang topic natin ngayon ay Women's Empowerment. Yan po ay pinagdiriwang hanggang bubutong Marso pong ito ay pinagdiriwang ang Woman Month o Araw ng Kababaihan. Tatlo ang iyong co-host ngayon. Ay, yan o. At magbabaritaktakan po sila ngayon. Moms Tibayan po. Yan. Ay, salamat po sa palikidig. Pakishare nyo lang po ang unlive sa mga oras yes, na. Yes, kindly please like and share. Like and share. Amen. Marcio Bayan, thank you po sa pagbati. At ipisahan po natin muna ang mga pagbati sa tinig at pintig. Ayan. Ayan. Ako. At salamat sa inyong pagdalo dito na importante pag-uusapan about a woman. Kaya handa po kayo. Makishare nyo lang. Share nyo lang po ang programang ito at para po maraming makarelate ng ating programa. Medalinta, hello guys! This is Mika Lori from Osaka, Japan. Gusto ko po sanang batiin ng third year anniversary si Tito Cooper Kahulugan sa kanyang programang Mensaheng Tinig at Pintig sa Kakampi Online. Tito Cooper Kahulugan, congratulations po sa inyo. More power po sa inyong program and more success po. Once again, congratulations po. Nak, bati mo si Tito Cooper. Sabi mo, congratulations po. Congratulations. Ayan po. Congratulations, Tito Cooper Kahulugan. Mensaheng Tinig at Pintig sa ano po, Kakampi Online. Okay. Happy third year anniversary. Congratulations. Sir Cooper, congratulations on your third year anniversary in Tinig at Pintig. On behalf of Kakampi Online, thank you very much for your inspirational program. We hope that you touch many lives of people watching your program. And all the viewers, please don't forget to comment, share, and like every time you watch the program. And I wish more luck on your milestone moving forward. And we hope to see many more programs. Thank you. Hello, maraming salamat po sa atin sa Kakampi Online, sa atin kay Sir Cooper Kahulugan sa kanyang third year anniversary sa kanyang tinig at pintig.
So, nagpapasalamat po ako at isa po ako sa mga kasama na binibigayan ng chance para mabigay ang aking mga awitin sa kanyang tinig at pintig at sa lahat mga napipintigan niya na mga kasaysayan at sa kanyang lahat ng mga pinipintigan ay salamat naman at namibigyan ng mga buhay ang kanilang pagpintig. So, thank you so much. Patuloy pa ang inyong career at i-bless pa lalo ang inyong tinig at pintig. So, thank you so much at ito po si DJ Mimes sa TBC ay dito na ako talaga. Thank you so much. Yeah. Wala yung pagbati niya, no? Ni Gina Sen. DJ Miles. Oo. Si DJ Miles po yun, yung bumati po kanina. At si, yan, si Mika Lori ng Osaka, Japan. Ay, binabati ko si Rafael Balboa Villasoto. Salamat sa iyong pagbati, pare Rafael. At si Melda Lintag ng Happy Anniversary. Yan, ng para sa Santa, ng Santa Mesa, Manila. Yan po. Kaya napakahalaga po ng araw na to. Nag-start po. Bigyan po natin ng mga highlights, yung mga may mga picture ba dyan? Yung mga dating mga unang labas ng anniversary. Yan. Ayan. Yan. Nakatatlong taon na rin pala, no? Lahat naman naging guest ko, no? No, marami tayo naging guest. Mabilis na ng panahon. Lalo sina yung unang-unang IT rito, yan si Benhar De Leon, yan si si Christian, tapos yung dalawa, pangalan noon? Heaven and Ryan. Tapos yung ngayon ay si RV Sopnet. Ayan po. Kaya po, sa tagal ng panahon, nag-start ako dito. Kasi ganito yung nangyari, story eh. Nakita kami ni Miss Denise Laksamana sa isang radio. Ayan po. Radio station din. Na-invite niya akong mag-guest. At yan po, at na-discover po ako ni Ma'am Penny Codemus. Yan po yung mga dato. Yan po yung mga program po ng mga nakararaang mga taon. Ayan po, ayan mga naging guest natin. Ayan. Ayan, si Mompe. Iba-iba po. Bakit pa kasi may mga topic po kami na ano, sa mga programa. Ayan, yan. Ayan po yung mga topic-topic po niyan, mga nakararaan po mga buwan niyan. Ayan. Ayan po yung unang, pangatlong anniversary po ng Tinigat Pintig. Yan, kasama ko po yan. Nag-start po kami ni Miss Cara Bihati dito po sa Kekampi Online. Yan po siya. Ayan po, yan si na Miss Mika Lori. Yan po, yan po yung mga regular singer po natin dito sa programang Tinig at Pintig. Bata-bata po yung mukha ko dyan. Hello, maraming salamat po sa atin sa Kekampi Online po. Sa atin kay Sir Cooper Kahan sa kanyang third year anniversary sa kanyang tinig at pintig. So, nagpapasalamat. Ayan. Ngayon po ay umpisa po natin ang topic po natin dun po sa woman month. Oo. Buwan po ng kababaihan. Kaya po, papakita po natin. Yan po ang theme song po. Mula po kay Mika Lori. Yan. Umanda na kayo. Mamaya meron po tayong talakayan dito sa Tinig at Pintig About Woman. Yan po. Wala siyang sounds. Understand, and you got friends, and that's all, man. Whether you're a brother or whether you're a mother, you
Yan po muna po kay Miss Micalori sa topic po namin. Sa topic po natin ngayon, meron ba tayong definition dyan about the month, woman month sa mga sa buong buwan po ng Marso ay buwan po ng kababaihan, kaya po magiging topic po namin ito about a woman. Yan. Oh. Yan, kaya po mag Ake Dina Unciano, hello na nanonood po ngayon, at kani Nida Unciano mula po sa Apari, Cagayan. Ayan. Kaya po, ayan, mag-start na po tayo ngayon sa topic po natin. Ano ba ang pagkakaintindi nyo sa buwan ng woman, month of a woman? Ayan. Meron tayong definition dyan na yun na napasa sa iyo about ano? About woman, yan. Yan, o. Buwan ng kababaihan. O, buwan ng kababaihan. Meron tayo dyan, ha? Hindi ba nai-andyan sa ano? Nipasa? Yan. Ngayon po, siyempre, meron po tayong mga pag-aaral ngayon na meron po tayo, meron akong papipiliin sa tatlong ito. Nang pipili po kayo dun sa tatlo, pera, career, at pamilya. Umpisahan po natin kay Miss Denise Laksaman. Pag-uusapan natin yan dahil ngayon ay buwan ng kababaihan. Buwan ng kababaihan. Ano ba talaga ang masasabi natin sa buwan ng kababaihan? Ano ba ang halaga ng kababaihan? Siyempre, para sa akin, ang kababaihan ay isang sandigan at kalakasan din ng mga kalalakihan. Ayun, lakas. O. Pabot sa iyo, Miss Dennis. Yan. Siya, Dennis. Okay. Akin naman, ano, di ba sabi mo pipili dun sa tatlo, kung career, family, or... Paliwanag mo muna dun sa kababaihan. Yun niya, sabi niya, kalakasan doon ng mga kalalakihan. Ibig sabihin, kung wala babae, parang ang hirap niya mabuhay, di ba? So talaga nga, kailangan talaga nila kami. Yan. Kaya na tayo sa isang pelikula ay may leading lady. Hindi mabubuhay pati yung kanilang movie kung halimbawa wala talagang leading lady, di ba? Kahit na anong eksena pa yan, talagang hindi mawawala ang babae. Siyempre naman, ang babae ang pinaka-importante na sa buhay ng isang lalaki. Di ba? Oo, yan. Hindi
magiging masaya kung walang babae? Yes, totoo. Ayan, oo. Kaya sa panahon ngayon, talaga nagtutulungan. Mm-hmm. Yan, nagtutulungan. Hindi pagtulungan ang kababaihan ngayon, hindi katulad nung araw, na nasa bahay lang. Sa bahay lang. Mm-hmm. Oo. Sa bahay lang, di ba? Hindi pinagtatrabaho. Ngayon, ang babae nasa labas. Ngayon, baliktad na. Ang babae na ngayon ang nasa labas. Gumagawa lahat ng paraan. Gumagawa lahat ng paraan. Oo. Kasi parang ano eh, mas alive kasi yung mga babae kaysa mas sa mga strong ang personality ng babae kaysa sa lalaki. Oo. Ayan. Kaya po, meron po tayong, meron akong papipilian sa inyo. Yes. Career, family, at pera. Kayong tatlo, may iba kayong pananaw dyan. Kaya nga, unay naman natin si... Ate Nova. Ate Nova. Gumante ba? Yes. Ah, Ma'am Penny Codemus is watching. Ayan. Yes. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang goal. Goal. Nagsaset po tayo ng goal. Lalo-lalo na when it comes to personal relationship. Kaya ang mahalaga sa akin ay yung pagkakaroon po ng pamilya. Kasi ang pagkakaroon ng pamilya ay isang kayamanan para sa akin. Lahat ay hindi po pinapalad na magkaroon ng isang masayang pamilya. Amilia. Kaya kapag masaya po ang iyong pamilya, ay napakagandang pundasyon po yan ng isang relasyon, ng isang pamilya. Kaya pipiliin mo sa tatlong yan ang pamilya. Okay. Para sa iyo, Miss Janice. Janice, career, pamilya, or pera? Ako, siguro yun nga sinabi ko kanina doon sa off-camp pa tayo, career. Bakit career? Kasi, kumbaga sa ano, matagal na kasi kumbaga ano sa family. I mean, attached on the family. So, siguro panahon naman para sa sarili ko. Ganun. Yun yung aking, ano. Tsaka kung may career ka, alam mo meron kang imumove sa buhay mo na iba't ibang goal mo. Pero ako meron akong goal talaga ngayon na, alam mo yun, para sa sarili ko talaga. So yun. Kaya ang pipiliin mo ay? Ay, career. Career. Meron bang specific ang career ko noong nakapili bang isang taon ng isang career? Actually, sa akin, hindi. Hindi mo naman mapipili kasi kung ang baga, career. Ano eh, laging may dumarating sa minsan na hindi mo ini-expect. So, hindi yun, ini-expect. Oo. Maraming nangyari sa buhay ko ngayon, lalo ngayon 2024 na, unexpected talaga sa career. So, yun. Mm. Love life ba career? Career pa rin. Biglang ginisa eh, no? Ayan, kaya love life ba career? Career pa rin. Career sa'yo? Family sa'yo? Yes. Pera naman. Para kaya na yan. Bakit naman, Ate Boots? Bakit? Yes, pera? Sa akin, ano, para sa akin, pera, very important sa akin. Oh. Kasi, pag wala kang pera, you cannot move. Di ba? Yun yan eh. Hindi ka makakagawa, hindi ka makakakilos, hindi mo magagawa yung gusto mong gawin, yung mga goals mo. Lahat yan hindi aandar kung walang pera. Kasi ang family, pwedeng sumunod. Ang career, pwedeng i-last. Pwede rin mangyari. Pero ang pera, kung walang pera, wala lahat. Money can move mountains, ika nga. So, ang pera, saan ang gagaling ang pera? Sa ano din? Sa career mo? Sa career din? Yes! Oh, career din. Nagagaling sa career. Nagagaling din sa career. Before, ang aking career, ginawa ko yan career. Pero, later on, nagpunta, syempre, focus ako on how I became rich. Yan. Yun yan eh. Kasi kung may pera ka, may hawak ka, lahat magagawa mo, lahat magbibili mo. Ultimong pagmamahal, babibili mo. Pagmamahal, sa mga, nabibili. Yes, nabibili ang pagmamahal. Nabibili na lang tayo pag may pera. Saan ba inuukol ang pera? Ha? Saan ba pwedeng iukol ang pera? Para sa pagmamahal natin. Pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa mga anak, pagmamahal sa kaibigan. Hindi ka, kung wala kang pera, wala ka. Lalo pa sa panahon ngayon, pag wala kang pera, hindi ka nila kilala. Hindi ka kilala. So, money is kaya, important to me. Sa'yo, kaya pera sa'yo. Pero hindi naman daw mabibili ng salapi ang pagkakaroon ng masayang pamilya. Masayang pamilya. Oh. Yes, totoo yan. Oo. Yun yan, kasi first of all, iniisip mo, yumaman ka, magkaroon ka ng maraming pera. Pero sa pagtanda mo, ang dami mong pera, mga anak mo magkakagulo, paghahati-hati.
kailangan ng ganito, kanino yung ganyan, akin yung property rito, akin yung property dyan. Sa dami ng property mo, pinag-aagawa ng sa, mga... sa tatlong pinagpilian mo, anong ayaw mo mawala? Pera pa rin. O, oh, diba? Pero ako, kasi, ayaw mo mawala pamilya. Pamilya, kasi, oh. Pagtanda mo, kaya niyan ha, true, ano lang naman na reality, huwag tayo makipagplastikan. In reality, pagtanda mo, pababayaan ka na lang ng mga anak mo. Ang first priority nila, syempre, ang pamilya nila. Uh-huh. Without money, hindi ka makakakilos, hindi ka makakamove, hindi ka... Sa isang tabi ka na lang, kung wala kang pera, maghihintay ka na lang ng kamatayan mo. Kaya para sa akin, yung pera importante. Pag may pera ka, lahat ahabulin ka. Anak mo, kaibigan, pamilya. Pagkakalagaan ka, pag-uuna-unahan ka pa nila. Pag-aagawa ka pa rin nila. Yes, oo. Career, anong mapaliwanag mo dyan? Career. Mukhang buntad yun dyan. Hindi. Kasi diba, yun yung sabi ko. May pera ka rin naman sa career eh. Saan ba, diba sabi mo kanina, saan ang galing yung pera? Sa career, sa diba? Sa career, so, join pa rin silang dalawa. Kung career at money. Kasi kung wala kang pera, wala kang career, wala kang pera, diba? Pero yung family, kumbaga bonus na lang siya dun sa dalawa. Bonus na lang. Mm-hmm. Napapagitna na siya. Family, miss na ba? Family. Yes. May pera ka nga, pero kaaway mo naman lang yung pamilya. Siguro unahin mo muna na ipaisip sa yung pamilya na andyan yung center of God, kumbaga, para maging maayos ang lahat, di ba? So, ibig sabihin, pamilya pa rin sa akin. Oh, may comment si Rafael Villasoto, sino babasa sa inyo? Para sa akin, pamilya will follow na lang yung career at ang pera. At isa pa nung hindi pa uso ang pera, sa mga tao, buhay naman ang pamilya. Buhay naman ang pamilya. Yes. Kung maititira kayo sa tatlong yan, alin doon sa isang yan? Pamilya pa rin. Kung maititira kayo. Kung yun na lamang ang natitira. Pamilya. Hindi ko kaya ipagpalit sa pera ang pamilya. Sumbay na kayo, no? Ano, di ba? Siyempre, andun yun eh. Pero, may pamilya ka nga, wala kang pera, mamamatay kayo sa gutom. Anong mahalaga rin? Kaya sinatanong ko, kung sa tatlong yan, kung yan ang natitira na lang sa inyong buhay, papanyo nyo mapapaikot. Kung sa tatlong yan, yan na lamang ang natitira sa inyo. Masan, wala ng karir. Wala ng pamilya. Wala ka ng pamilya. Ano wala pang pera. Pera. Di pwede. Wala ka ng pera. Dapat may ititira kayong isa dyan. Yes, lahat yan mawawala. Yan. Lahat tayo mawawala sa mundo. Mag-comment kayo ha, mga nanonood. Mag-itira sa atin ang ating sarili na lang. Kaya mahalin natin ang sarili natin. Meron tayong pera. At pwede tayong tumulong sa lahat ng nangangailangan. Pwede natin silang bigyan. Kaya wala tayong pera, magsasama-sama tayo. Mamamatay tayo ng dilat pare-pareho. Ito opinion nga ni Miss Perico de Mons. Money moves mountains. Yes, kasi told you. Money moves mountains. Kaya nang sabi ko, pag may pera ka, lahat magagawa mo, lahat mapupuntahan mo, lahat ng gusto mo, mabibili mo, pati lalaki, mabibili mo. Pero diba, kung may pera ka, diba? Tapos darating yung panahon na mawawala ka sa mundo, hindi mo na siya mapapakinabangan, diba? Yes. But yung career mo, the legacy na maiiwan mo, nandyan ka pa rin. Nandiyan pa rin ba yan? Kung may pera ka, hindi ka pababayaan ng mga pamilya mo. Kung pabayaan ka man nila, meron kang pera para ilagay mo yung sarili mo sa isang, yung center para sa mga old age. No? Ayan. Pwede yun. Pwede kang magbayad. Kung wala kang pambayad, mamamatay ka na lang ng pila. Pero pag may maayos ka na pamilya, isang pagpapala pa rin yun. Ayan. Kung question mark. Yes. Kung merong pamilyang sobra ka talagang iintindihin, lahat, kahit na may pamilya na, ikaw pa rin ang magiging priority. Pero kung halimbawa, ang family mo ay nakasenter lang dun sa kayamanan mo, paano yun? Nawala rin yung pamilya mo. Center. At least, diba? Nandun ka pa rin. Kaya nga eh, ang pera importante. Kasi kapag may pera ka, lahat, lalaki ka ng lahat. Ano ayaw yung mawala sa tatlong yan? Pera pa rin.
Ano ayaw niya sa tatlo niyang mawala? Kung pwede nga, pwedeng sabay-sabay, di ba? Kung pwede lahat. Pwede nga lahat. Kung wala nang natira dyan, ano pero kaya? Pero pinapili niya tayo eh. Ano, ano no? Ang gusto, ano sa, anong tanong? Sabi ko, kung mawala nang lahat yan, anong bagay ang gusto niyong ibalik? Bawa na wala nang lahat yan. Kung wala nang lahat, syempre pamilya. Pamilya, ang gusto niyong ibalik. Oo. Ano na yeah. Lang, siguro, half-baiting yan na lang. Oo. Ayan, si Lord lang ang nakakaalam ng lahat. Kasi lahat maranasan ng tao na magkaroon ng pera. Yes. Wala kayong pwede. Magkaroon ng pamilya. Wala muna siyang pre-career, di ba? Magkaroon ng career. Sabi ka rin yung talagang panggagalingan ng kahalagahan ng pagpapalaga dun sa isang career. Hilingin mo na lang kay Lord kung ano yung nararapat para sa iyo. Correct. Yun ayan. Na yun. Oo. Kagaya niya, meron akong isang kakilala, ginawa ng lahat para sa pamilya niya. Tapos later on, siya pa ang sinisi. Siya pa ang sinisi dahil sa binigyan sila ng maraming mga katulong, ng pera, ng travel, everything ibinigay sa kanila. Later on, sila pa ang sinisi ng mga anak nila. Bakit daw hindi nila naramdaman ang pagmamahal dahil sa pagkoconcentrate sa trabaho? Tama ba yun? Dahil sa pagkakonsultate na pagtutok dun sa trabaho. Pamilya, sa trabaho. Diba? Pero ito, kaya ngayon, as of now, ang choice ko, pera. Pero para kay... Ikaw ang tanong ko, Miss Boots. Bumalik yung pagkakataon na nagka-pera ka, pamimiliin kita. Pamilya mo ba o yung pera mo? Pera. Sa pamilya ko, syempre. Ayan, ganun. Oo, ganun lang yun. Pero as of now, siguro pera ang pipiliin ko. Yan. Kasi yung pera, lahat kikilalanin ka ng tao. Pag may pera ka, kilala ka. Approved na yan eh. Kahit sino, approved na yan. Pag wala kang pera, shit ka. Ganun yun. Diba? Kaya nga yun, diba? Ang tanong, mawala ng lahat, wag lang ang... Mawala ng lahat, wag lang ano? Ang aking career pa rin. Ang aking pamilya. Mawala ng lahat, wag lang ang... Pera! Pamilya! Kailangan ang... Panalangin ko nga na sa anong mababa ang buhay ng aking pamilya eh. Panindigan niyo yan, yung mga sinasabi niya. Yun eh, talagang inaano natin. Meron kayo diyang panindigan dapat sa inyong sarili. Ang lahat ginagawa natin para sa pamilya natin. Bilang isang humano. Diba? Lahat tayo naman nagtatrabaho. Oo, yan. Nagmamahal para sa pamilya. Ano sabi ni Claudio Cariete? Magbasa. Claudio, good day. Hi to all. Congratulations and happy third year anniversary to Sir Cooper and co-host Miss Fe. I miss more milestone to come in your program, Tinig at Pintig. And all the viewers, thank you for your support as always. Please don't forget ayan. To share and comment. Hi, kay Alma de la Peña, hello, is watching. Ayan. No, sabi ni Mang Pe, pag may pera, makakapag-aral. Totoo, di ba? Wala kang career. Mabibili mo yun. Wala kang career kung wala kang pera. Wala kang pamilya kung wala kang pera. Iba kasi yung iba kasi yung kinamulatan. Yes. Depende yan sa isang kinamulatan nating kalagayan ng sa ating buhay, di ba? Doon mo malalaman kung saan namin nire-relate yung mga sagot namin, diba? Yung mga sagot ninyo, ayan Ayan, sabi daw ni Rafael Balboa Bilisoto, ayaw ko mawala sa akin ang pamilya. Ayan sa kanya. Kay Jeline is watching, Caro. Hello. Family business, ayan, prices ganun. In my own opinion. O wala mo rin sa aming pera? Ayaw, kapag maraming pera, ang tao maaaring may lagay sa panganib ang buhay ng isang tao. Yung nasabi ko kayo kanina, papatayin ka rin pang may pera. Pwede kang patayin. Pwede kang patayin. Napakadami mo na ng pera, di ba? Oo, ayan. Yung kapangyarihan, yung kapamadami ang pera mo, pwede pang muna nakapahamakan. Kaya sabi, ano bang madalas lalo sa pamilya? The root of all evil is money, di ba? Money is the root of all evil. Kaya nga, ganun. Kasabihan yan. Yes. Watching from South Cotabato, happy third anniversary po. Ayan, thank you. Yan. Oh, ito na. Ano ba ang ng pinaka-mindset natin? Saan umiikot ang ating pinaka-mindset natin upang malaman natin ang ating buhay, yung buhay natin, saan umiikot yan?
doon sa mindset natin. Ano bang mindset talaga natin? Kailangan may goals ka sa buhay. Ah, sa iyo yan, oh. May goals. Pares kami, tita. Yes. Goals din talaga. Ah, bakit? Bakit? Ah? Kasi, ano eh, ako ah, kumbaga yun yung sinecenter ko ngayon. Yung sinecenter mo, yung goals. So, goals, oo. Meron bang specific na age yan by goals na yan? Wala naman, di ba? Kahit anong edad mo, mayroon kang goal eh. Hanggang sa bata ka pa, tumatanda ka, may goal ka pa rin. Yes, diba? Set goals ako, for personal growth. Para sa akin, through experience, I started as an entertainer. Tapos nag-set ako ng goal ko, ayokong maging entertainer for life. Nagputa pa ako ng sarili kong business. Sabi ko, kailangan pag nag-asawa ko, at the age of 33, kailangan meron na akong sarili kong bahay, sarili kong kotse. Happy life ako. May sarili akong pamilya na. Dalawa ng anak ko noon, which is naging totoo. Nakuha ko lahat. I was very successful in life. Nagkaroon ako ng garments factory. Nagkaroon ako ng mga restaurant before. Lahat yun kasi nag-set ako, yun nga naging priority ko. Priority. Yung goal ko na kailangan at the certain age na 33, at the age of 33, kailangan maging successful na. Yung stage ng life. Ay, may kakampi si Miss Boots, si Mampi. Bakit kukuha akong bodyguard, sabi niya. Ibig sabihin, kita nga ba mapapahama kung may bodyguard? Yes, oo. Kahit may bodyguard ka, kahit nagpa-bodyguard kami sa kanan, lulusog ka pa rin eh. Kasi ganito yan, pag ikaw mabait sa tao, na nalalapitan ka ng tao, hindi mo kailangan ng bodyguard. Would you believe na ako, ha? Talagang pinlano na akong i-robbery hold up, pero hindi natuloy sa bahay. Sa labas natuloy. Nadukutan ako. Pero hindi ko kinailangan ng bodyguard. Kasi tumutulong ako dun sa mga mahihirap dyan dati sa Del Monte, Quezon City. Tinutulungan ko yung mga squatter dyan. Kumakatok sa gate namin, Aling Butch, pahingigang walang pang-enroll yung anak ko, wala kaming pangkain, wala kaming ganito. Once na tumutulong ka, wala kang dapat na ikabahala. Kumbaga, kasi ang mga kapitbahay mo, magtutulong-tulong para sa si Lord yung naging bodyguard mo in life. Yes, true. Oo. Ayan o, sa ngayon po, pera po, need ko po, tanghirap po sa panahon na yun. Travis Galin. And from Maure Angelo. Afternoon, ma'am. Shout out po from Club Tropicana. Ayan, no. Hello, Maure. Hello. And ayan. To Mr. Raul Nanong. Nanong, shout out. Sino classmate niya? Ayan, ako yung classmate. Ayan. Pero meron akong sasabihin ha. Sige. Kung pag may pera ka pala, di ba, marami kang pera, meron times na nag-goal ka na marami, na gusto mong magkaroon ng maraming pera, pero that time na nagsisimula ka palang mag-isip na magpayaman ka, whatever, mabait ka, di ba? So, dumadating yung point na pag may pera ka na, parang sumasama na maging ugali. May ganun eh. Oh, may ganun. Nangyayari. Yes, true yan. Umaabuso. Di ba? Lumalaki ang ulo. Kaya naman tayo nagiging successful kasi through the health of the Lord. Yes. Sang-ayon daw si Rafael Villasoto para sa iyo. Through the health of the Lord. Yun yung kasing evil. Parang ginawa lang tayong way para dumaan yung pera, tumulong sa iba. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Kung sincere tayo sa sarili natin, na tumulong sa tao, tutulungan din tayo. Yes. Diba? Tingnan mo si Mr. Rafael Balboa Villasoto. Kanina talagang family. Narinig niya si Ate Boots, sang-ayon na siya kay Ate Boots. Oo. Ayan, no? Kasi, pag may anak ka... Nanay is watching, hello. Oo. Pag may anak ka, alam nyo yan, lalo na yung mga ka-age ko, ha, yung may mga anak, ma-feel nyo yan, second priority na lang kayo ng mga anak nyo. Yes, lalo na pag nagka-asawa. Lalo na pag nagka-asawa, nagka-anak, nagka-pamilya, yun na ang start. Yun na ang ng mga feelings ng mga senior na parang mawawala na kami sa mundo. Mawawala ka na kami sa eksena, hindi na kami kailangan ng mga anak namin. Pero kung may pera ka, lalapit-lapitan ka. Kahit anak mo, pamilya mo, kahit sino lalapit sa'yo. Kaya para sa akin, pera mahalaga ngayon.
Kasi mabuhay man ako, mabubuhay ako mag-isa dahil may pera ako. Kung wala akong pera, mamamatay na lang ako ng bilat. What is the most contentment? Yung contentment na kayo sa inyong mga buhay para sa inyong tatlo, mag-salta kayo about isa, ano ba ang maging ang contentment na kayo sa inyong buhay? Oh, you. Kamuna. Ako, siyempre, makakontento. Be a woman. Yan, no? Being a woman. Siyempre, dito lang sa talakayan natin. Yan. Of course, number one ang family sa akin. Pero how I wish na andyan si Karir, andyan si Pera, yan. Andyan si family, sama-sama. Para masaya ang buhay. Yes. May hanapin ka pa ba? Magandang buhay. Ano bang dapat hanapin? Hanapin, love life. Joke lang. Oh, basta ano, kasi yung buhay. May contentment, tapos may hahanapin pa. Ayan. Oh, content, yes, ano, hindi naman ganong ano, yung lahat ay hahanapin. Tama lang. Ayan. Oh. Para sa'yo, Miss Denise. Ako naman siguro, hindi pa rin ako kontento ngayon eh. Marami pang gusto pa. Na... Alam mo yung marami pa. Siyempre sa dalawang yan, mas bata ka nang makailan, di ba? Marami ka pang mararating. Marami ka pang mararating. Kasi kami, marami na naiinom kumpara sa iyo, di ba? Para sa iyo, Miss Boots. Oo, para sa akin, yun na nga, I'm contented with my life now. I'm happy for what I have. And yung mga upcoming kong mga extra income siguro in the next few months magi-start na rin. Yan. And I guess kontento na ako sa buhay ko. At paghahandaan ko na lang yung matanda na ako. paghahandaan ko na lang yung pagtanda kong mag-isa. Oo. Yung mag-isa. Yes. Asa ngayon kasi, hindi mo pa masasabing mag-isa ka. Dahil may pera ka pa kasi. So dahil may pera ka pa. At yung pagtanggap. Yung pagtanggap, kung anong pwedeng mangyari. Oh, it depends pa rin sa mga taong nakakasama mo sa paligid. Yes, depende. Sana yung mga anak nating lahat, no? Kahit na sana tumanda tayo, kalingain ka pa rin. Hindi ko sinasabing kunin ako at itira ako sa kanila or isama ako sa kanila. Because it's impossible. Napakahirap sa parents na makisama sa mga manugang. Sa mga manugang. Yeah, exactly. Yun ang pinag-aawayan ng mag-asawa. Na ayokong mangyari sa mga pamilya ko. Ayokong ako'y pagtalunan. Kaya gusto ko, sarili ko, sarili kong income, sarili kong... At least makatravel ako sa sarili ko. Sarili kong pagsisikap uli. Diba? Sa tatlong niya, meron ba kayong kabigoan sa tatlong niyan? Ako, ano, medyo pera. Kasi masyado ako magmahal. Yung kabigoan, no? Oh, sobrang mapagmahal kasi ako. Naubusan ako. Yun ako. Pero dapat mabago yun. Na kailangan mahalin ko rin yung sarili ko. So ngayon pa lang, nare-realize ko na. Pero... Not too late, diba? Paano siya, Denise? Ano ang kabiguan sa tatlong yan? Wala family. Pa. Ah, family yung kabiguan. Lahat naman may regrets. Pwede kayong umiyak, pwede kayong... Natanggal yung ipit natin. Ako din, family. Oh, family. Yun ang regrets ko sa buhay. Regrets sa buhay, oo. Ako pera talaga. Oo, kasi... Alam mo, nag-concentrate ako sa family ko. I even send them abroad para mag-aral lang sa States. And later on, lahat ng blame is sa akin. Diba? Yun ang ayoko. Ayoko umiyak. May pinagsisihan ba kayo sa tatlong yan? Yes, may pinagsisihan ako. Kasi nag-concentrate ako magpayaman ni Uno. Ayan, yung may pinagsisihan. Which is natupad naman lahat. Na nagawa ko lahat, nagkaroon ako everything in life na hindi mo, yung iba sigurong hindi nakatikim, lahat natikman ko na lahat. Almost every 2 months nagta-travel ako abroad. From 1980s up to 2026, nagta-travel ako. Every 2 months nasa abroad ako. Hindi lang ako, pati yung family ko, yung mga anak ko, lahat na pag-aral ko abroad. Napag-aral ko sa US in a first class school, lahat sila. Pero ang regrets ko lang, yun nga,
later on pala. May pinagsisihan ka? Oo, pinagsisihan ko na masyado kong nag-concentrate sa pagpapayaman. Kaya ganoon yun yung... Nabaling lahat doon yung mga bagay na... lahat na hindi ko nabigay na 100% ang sarili ko na pagmamahal ko sa mga anak ko. Lahat umasa ako, lahat sa mga maids, lahat. Kasi bawat anak ko, lahat may kanya-kanyang mga yaya, may mga kanya-kanyang driver. Dahil alam mo naman siguro before, as I told you, marami akong pinagdaanan, sobra. Na, sobrang pinagdaanan. Oo, yeah. Siguro, kung papipiliin ako uli, mas gugustuhin ko siguro yung pamilya. Kung may ibabalik. Oo, kung may ibabalik ko lang. Pero in this case, pera pa rin ang priority sa akin, not family. Para sa'yo, Miss Nova. Pinagsisisihan o regrets. Ah, regrets. Siguro yung hindi rin ako nagkaroon ng maraming pera. Yun. Yung pagsisisihan mo. Hindi ako nagpayaman. Kumbaga, inisip ko, puro pagmamahal. Puro pagmamahal. Pagmamahal sa ibang tao. Hindi ganun, sa pamilya. Kasi tayo, alam mo tayo. So, baliktad lang kayo, Miss Boots yun. Oo nga eh. Kasi tayo ang una sa atin. Baliktaro naman tayo tatlo. Yes. Kasi ang una sa atin, syempre, unang iniisip natin pag nag-asawa tayo, nagkaanak tayo. Oo. Kailangan maganda ang buhay ng mga anak natin. Ganito, di ba? Kaya lahat gagawin mo, you do everything for your kids. Na hindi naman iniisip minsan ng mga bata na maraming mga circumstances na hindi nila alam na mga nangyari sa buhay mo na hindi nila alam. Just to them na your worth para sa kanila. Para sa iyo, Miss Janice. Ah, para sa akin, ano? Yung pinagsisihan mo dyan. Ayun nga, yung family, di ba? Kasi kumbaga parang hindi kami masyado na dati noon close, pero medyo, alam mo, nagkakaroon na ng maraming problema. It's because sabihin, ay kasi ganito, wala kang ganyan, wala kang ganito, kaya ngayon, focus ko career. Pero hindi. Pero sabihin mo naman na makasama sila, whatever, hindi naman masasabing regrets yun dahil kahit papano, okay din naman siya sa akin. So, pero mas gusto ko ngayon, yung career talaga. Ayan. Tingin sa tatlo niya, pwedeng lahat maglaho. Kung may maglalaho dyan at may ititira, yung talagang natanong ko kanina, ano bang ititira ninyo talaga dyan? Mawala ng lahat. Diba? Mawala man ng dalawa dyan. Siyempre meron kayong ititira dyan. Anong ititira ninyo dyan? I can't go on with my life without money. Ayan, ganun. Ganun din. Hanggang... Siguro, I can't go on with my life without God. Puro sa kay Lord na lang. Puro kay Lord na lang. Siyempre, number one yun. Oh. Pero pinag-uusapan natin, money. Kaya sabi nga nila, di ba? Magmula nila. Pero siyempre, meron tayong mga bagay na ititira natin. Oo. Sa ating mga sarili, yung ititira natin. Si Lord na lang. Sa tatlong yan, o. Kasi minsan karir, pag matanda na tayo, mawala din yung karir natin, di ba? Kukupas. Lilipas, tapos kaya parang hindi mo masabi kung ano talaga yung mapipili mo sa tatlo eh. Kaya yung sinabi ni Ate Nova, si God na lang dahil siya talaga yung nagbibigay ng way sa atin. Yan yung gawin. Kasi si Lord ang nakakaalam ng lahat. Lahat mararanasan yan eh. Di ba? Magkaroon ng pamilya. Gusto mo. Magkaroon ng career. Yes. Magkaroon ng pera. Yes, gusto natin lahat yan. But maybe. Talagang hindi maybe. God will make. Kasi meron kami minsan hinahangad pero hindi mo siya nakukuha. It's because hindi 'yun ang ibinigay sa iyo ni Lord, 'di ba? So kung ano 'yung nabibigay sa iyo na minsan hindi mo naman expected. So 'yun 'yung goal ni Lord para sa iyo. Yeah, sa iyo 'yung goal. Mm-hmm. Sa tatlong 'yan ang kasagutan is goal sa tatlong 'yan, 'di ba? Kaya magagaling kaya 'di ba? Ako eh, 'di ba? Yung pera dumaan lang sa kamay ko. Ginawa lang akong way ni Lord para i-distribute lahat ng dumadaan. Yung konting natitira, yung natitira sa akin. Mm-hmm. Yung magtitira naman kayo dun para sa sarili nyo. Minsan kasi, wala lang pera, wala lang karir, wala pang family. Pero hindi dapat kayo maniwala dun, may nawawala.
Walang nawawala. Sa tatlong yan, may nawawala pa talaga? Wala. Lahat ikaw mawawala ka sa mundo, pero yung mga pinagdaanan mo sa buhay mo, nandyan pa rin yun. Oo, yung pinagdaanan nyo. Yung lesson learned. Yung lesson learned. Kaya nga dapat. Kaya nga dapat sa tatlong yan. Sa tatlong ba yan, talagang may lesson learned talaga? Ano ba talagang may lesson learned dyan sa tatlong yan? Sa inyong bawat isa, ano ba ang lesson learned dyan sa tatlong yan? Maari bang career ang lesson learned? Maari bang money and lesson learned? Maari bang family a lesson learned? Ano ba talaga dyan? Kasi ano, sa family or kahit sa mga ibang kaibigan mo, kumbaga, pinupush ka nila na gawin mo yung dapat, di ba? So, doon ako talaga sa career. Kasi kahit nandyan silang lahat, kung wala yung career ko, hindi ka rin talaga nila papansin at wala rin yung pera mo, di ba? So, yun, dun talaga ako nagpo-focus sa goal ko ngayon. Sa goal mo yan. Para si Ate Boots. Para sa akin, syempre, unang-una, pamilya. Pero, pamilya. Like I said, nangyari na, minahal ko pamilya. Oh, minahal mo. Binigyan ko ng lahat ng kaya pangangailangan nila and later on, ako pa rin ang hindi maganda. Kaya, ayan. Para sa akin siguro, sa ngayon, mahalaga sa akin ang pamilya ko, pero mas mahalaga kung may pera ako. Kung may pera ka, yan. Okay. Kasi hindi lang sasabihin, pag wala kang pera, ayakan mo na nga siya dyan, pero pag may pera ka, nanay, nandiyan, lagi lang nakaganyan sa'yo. Dadalawin ka, oo. Kaya nga sabi ng iba, di ba? Kapag may pera, pinag-aagawan. Kung kanino mapupunta, hindi yung kayamanan na, kung sino mag-aalaga talaga dyan, di ba? Yes. Pero kung wala kang pera, pag-aagawan ka ba? Iiwanan ka na lang. Doon ka sa convalescent home. Sabihin, bakit ko alagaan yun eh, wala naman ako makukuha doon, di ba? Sa convalescent home ka na lang. Pero pag may pera ka, oy, bukas dadaling ko na siya ha, hindi ako magdadala dyan. Ganun sila, di ba? Pag-aagawan pa rin dahil may death claim. Oo. Ayan, oo. Kaya ganoon. Sa mayroon pa ba bukod sa tatlong 'yan ang dapat magkaroon ang tao ng kalagayan sa pera, pamilya at career. Mayroon pa ba diyan na talagang hindi dapat mawala? Mayroon ba talaga diyan na dapat nakaragdagan sa tatlong 'yan? Tama mo sa sarili mo. Career? Tama. Money? Love yourself. Yeah, no. Mahalin mo muna ang sarili. Mahalin mo muna yung confidence, sarili. Confidence. Kasi pag hindi mo mahal yung sarili mo, hindi mo masasabi, marunong ka magmahal sa iba. Yeah. Oo. Kaya ganon yung... Kahit even sa mga animals, hindi mo yung kayang mahalin kung ang sarili mo, hindi mo kayang mahalin. Correct. Oo. Correct ka dyan. 100%. Yes. Kaya ganon. O ano, aawit pa kayo tungkol sa a woman? Yes. Oh, sige. Tatay. Okay. So... At the end pala ng talakayan natin, mahalaga pala yung pamilya, career. Lahat yan, importante. Lahat pala yan, ma'am. Kung kayo ay magpapayo, anong may papayo nyo sa mga bagay na maaaring magdaan sa career, maaaring magdaan sa pera, at maaaring magdaan dyan sa family? Okay, para sa akin, siguro yung mga may hanap buhay, unang-una, sa mga OFW. Kasi naging OFW ako, ha. Diyan ako nag-start, kaya ako naging successful. Sa mga OFW, matuto kayong mahalin nyo yung sarili nyo, mag-impok para sa sarili ninyo. Mag-impok, hiwalay yung para sa sarili ninyo at para sa pamilya ninyong pagbibigyan. Yung pagbibigyan, no? Yes, oo. Kasi pagtanda nyo, mahirap yung walang pera na... Kulang na lang itula kayo ng ibang pamilya ninyo kung sino ang tatanggap sa inyo. Sabi ni Ma'am Penny Codemus, magkaroon ng simpleng buhay. Yes, simpleng buhay lang. Simpleng buhay, simpleng career, di ba? Oo. Basta makakain ka 5 beses isang araw, tatlong beses sa isang araw, kumain ka. Tapos meron kang... Yung merienda mo, umaga na. Bigay sa... Tapos, magkaroon ka ng savings kahit konti. Yun ang very important. Huwag na huwag niyong kakalimutan yung savings. Sa woman career pa rin tayo, sa woman pa rin tayo ng topic natin. Dahil ito ay buwan ng kababaihan, itong buong March na to. Totoo ba na kayo may woman instinct? Yes! Yes!
100% ako. Denise, ano yun? Denise, ano yung woman instinct sa'yo? Ano na napatunayan mo sa bilang isang woman instinct? Ang woman instinct, siguro, Kutob. Kutob yan. Oo, kutob. Kung ano man yung iniisip ko pa lang. Mas malakas kayo kasi sa kalalakihan. I mean, kung ano sa lang iniisip ko, pwedeng yun din yung mararamdaman ko at pwedeng maganap. Ayan. Proven, 100%. Anong napatunayan mo na ikaw ay mayroon palang woman instinct? Yun. Kung ano palang iniisip ko, yun din yung nararamdaman ko. So, paaring pwedeng maganap kapag nag-combine yung isip at saka yung damdamin ko. Bago ka magkaroon ng mindset, kinakailangan mag-woman instinct ka muna. Hindi. Actually, yun yung mararamdaman mo, yung sa isip at sa damdamin mo, yun yung lumalabas yung combination ng iyong woman instinct. Woman instinct. Combination with your heart, with your mind and mind and heart. Heart, oo. Yes. Kaya, kasi kung isip lang naman yung gagamitin ko. Kukombine mo ba yan? Yes, iko-combine ko. Kasi yun talaga yun na nangyayari talaga sa akin. So, yun dun talaga. Sa karanasan mo. Kasi iisipin ko lang, hindi mo siya pwedeng isip lang eh. Diba? Pwedeng damdamin lang. Talagang pwede mong pagsabayin talaga. Kasi mas malakas mangyari yun. At mas madalas nangyayari yung kutob na yan. Kapag ka may asawa ka, may boyfriend ka, kung ano yung iniisip mo, minsan nagkakatotoo. Hindi nagkakatotoo. Totoo. Hindi tamang hinala, Hindi tamang hinala yun. Totoo yun. Yeah. Ano ba yan? Uno-uno ba? Doon sa pakiramdam nyo as a woman instinct? Pakiramdam ko! As the meaning of human instinct, diba? Instinct sa isip, diba? Di ba ang lalaki di may instinct? Kaso nga lang, mas malakas daw yun sa babae. Kasi ang babae, minsan pinopokus nila doon eh. So, kaya nalalaman talaga yung ano nila, yung woman instinct. Pero ang lalaki kasi minsan, sige, bahala na lang kung ano yung naisip nila, yun na yun. Personal lang ba yung woman instinct? Hindi naman. Hindi naman para sa akin, hindi. Kasi, hindi personal. May dumarating naman na, alam mo yung, na tamang lagay lang ng iyong woman instinct. Or meron kang nararamdaman na something pwedeng maganap na may masamang mangyayari or mga woman instinct, mga gano'n. Ah, yung gano'n talaga. Hindi ka pinapakinggan yung pala totoo. Ano yung woman instinct sa iyo, Ate Boss? Na pwedeng mangyari, gano'n. Para sa akin, totoo yung woman instinct. 100% yan. Never na pumaltos lahat ng instinct sa iyo. Para sa akin. Kasi once na kinutuban ako, kutub pa lang yun. Pero pag sinundan ko, totoo. Hindi mo kinikim-kim ang woman instinct? Hindi. Ako din. Sinasabi mo kung nakikita mo? Oo, sinasabi ko. Para sa'yo, Miss Noval? Ano, tulad din nila, 100%. Minsan pinagsasama ko na nga yung mental telepathy, mental kalapati, lahat na. Pag sinasabi niya ko na, mental kalapati. Mission ba kayo nabigo sa woman instinct? Pag pupunta ka doon. Sabi ko karoon pa sa woman instinct. Hindi. Yung sabi niya, woman kalapati. Oh, yes. Palili pa rin yung kalapati. Ayan, ganun. Yeah, ganun. Kaya pag may taong mahal mo sa buhay, ginagabayan mo, dapat nakikinig talaga. Paano nagagamit yan? Wala ba talaga yan? O natural si isang kababaihan? Si isang kababaihan? Bigla mo na lang nararamdaman. Nasi-feel mo. Like, ayoko lang ha. Hindi ba ang human instinct paninegatibo kaya yan? Dapat actually, pwede mo rin gamitin yan sa ano sa career mo or sa family na magagamit mo ang iyong human instinct. At kung sa magkakapera, parang sa pera, di ba? Yung mga mararamdaman mo. Nararamdaman mo. Kapag meron hata ko ngayon, para bang kaya mong hulaan yung sarili mo. Ayun, yung human instinct. Yes. Kaya ganun, dapat talaga dyan ay Mapagsabay ba dapat ang puso? Kailangan ang puso at saka yung isip mong sabay. Sabay yun. Ganun talaga, kailangan sabay. Happy watching, Mr. Teresita Cruz. Hi, Teresita Cruz. Hello! Nag-watching na siya ulit. Si Milagros Madokdok, pwede ka mag-comment about the woman instinct and a woman, a month of the woman. Yan, yung sa mga panahon ngayon, kaya nga dapat ngayon. Sabi nila, mas panalo madalas daw ang babae. Naniniwala ba kayo? Mas madalas daw panalo ang babae. Kaya na sinasabi yung kalakasan ng lalaki. Yung kalikasan. At mas mahaba daw yung
buhay ng babae. Yes, totoo yan. Totoo. Bakit kaya? Si Sir Cooper. Hindi kasi bihira kasing lalaki magsabi ng nararamdaman nila. Eh, lalaki siya. Sa karamdaman ng katawan lupa, mas bihira. Mas tinatago yung karamdaman kasi dun sa babae, no? Kaya ganon. Mas mahirap ipakita. Yung nararamdaman, yung pala. Malala na pala, ganun. Minsan kasi, yun ang napakahirap dun sa isang kalagayan na malalim. Dun sa instinct ng isang babae. Dahil mostly kasi, hindi ko sa nila lahat ha, mostly kasi paninegative ang nagiging woman instinct nang pumapasok dun sa kalagayan ng isang woman instinct yung nararamdaman nila. Lalo ito, pag nagkakaroon na talaga ng hindi na magiging maganda ang direction, pwedeng magamit ang woman instinct ng isang kababaihan. Yun ang maipapayo ko dyan. Maigli ang buhay ng mga lalaki. Oo, kaya napaka... Maigli lang ang buhay niyo. Kasi ano, diba? Pag ang lalaki kasi, yun nga sabi niya ko. Tinatago nila yung nararamdaman nila. Hindi katulad ng mga babae. No? Emotional na lahat na ilalabas. Lahat na ilalabas. So. Kaya mga lalaki, huwag na kayong manloko. Habang tinatago ito, habang tinatago nyo, lalo naman nalalaman ng mga babae yun. Ano bang malakas sa inyo? Pang-amoy? Uy, malakas ang aming pakiramdam. At pang-amoy na rin. Pang-amoy, pakiramdam. Ginaw ng mata. Sa mga ganun. Kwelyo. Minsan malinaw ang mata. Sa mga kwelyo, may lipstick. Malinaw ang mata natin, pero kunwari, nakapikit pa rin tayo, nagbubulag-bulagan. Pero alam natin yun. Correct. Pero yung iba na mga babae, may mga woman instinct silang nararamdaman, hindi naman din nila sasabihin yun. Yeah. Pero darating yung time magugulat na yung lalaki. Bakit alam mo? Bakit tahuli ka sa akto? Bakit alam mo? Bakit tahuli ka sa akto? Saan ako pumunta? Saan ano ginawa ko, 'di ba? Inadyak ka lang naman sa bahay, may mga ganun. Hi, Crispin Kahulugan, ang aking kapatid ay na kikinig din at nanonood niyan. Paawitin po natin ang ating tatlong kababaihan. Ang single ladies. Ayan. Single ladies. Okay, paawitin na po natin sila. Ayan. Single ka rin ba? Uy, panisingle pala itong ating mga DJ. Ayan, di ba? Ulitin natin niya, walang sound, so... Ayan. Andyan na. Para po sa tatlo nating... Single lady, yan. Wala po. Kaliko over. Together, they call me a miracle of sweat.
Ano sinasabi sa awiting niyan? I'm just another woman in love. I'm just another woman in love. Talaga? In love for the family, ano, in love for my friend, in love for somebody. Bilang isang single kayong tatlo, may plano pa ba kayong umibig muli? Si Denise, meron siguro. Ako wala na. Hindi ko alam. Yun ang hindi mo wala sa instinct ninyo kung meron pa, di ba? Time will tell. Ano pa talagang sinasara dyan sa kabuuan ninyo? My door. Oh, sinasara. Ano bang sinasara ninyo tungkol sa pag-ibig? Ano bang sinasara ng kababaihan dyan? Ako close. Open lagi sa akin. Ako close na yung heart ko. Welcome, welcome. Close na ako para dyan. All I want is a good relationship na panghabang buhay. Panghabang buhay. Na parang friendship lang ang kailangan ko. Not a husband or anything else. Ganun. Yung makasama mo sa buhay as your close friend, ganun is enough. Ganun din ako. Open heart ako sa lahat ng mga gustong pagkakitin sa akin. Sa mga gusto kong mahal sa akin. At dun sa mga gusto ko rin mahalin. Anong sapat na sa'yo? Sapat. Sapat na na. Sapat na. Mamahal ako. Salit ang sapat. Yan. Sapat na ako'y minsan minahal mo. Wow. Ang bigat din, ha? Ay, kay Jenna Biedra, hello, is watching. Thank you, sa... Oo, kaya gawa ko ng movie, sapat na minsan. Oh. Sapat na minsan, minahal mo. Hindi ba yung ano, sanay mo ulit pa muli? Pwede rin. Sanay mo ulit pa muli. Kasalanan ba talagang umibig at magmahal? Hindi, okay, hindi kasalanan. Maganda rin po agad yun. Hindi kasalanan ng magmahal. Kasi ano eh, yun naman yung tinuro sa atin, Lord, di ba, magmahal at umibig. So bakit siya magiging kasalanan? Ano mo bang tayo yung kay Imelda Papin, maganda yun. Babae makasalanan, lalaki sa alawahan. Maganda yun. Kay Imelda Papin? Babae makasalanan, lalaking sa alawahan. Ay, hindi ko alam yun. Masyado malalim. Kay Imelda Papin yun. Maganda yun, maganda ba kinantan yun? Kaya, hindi ko rin alam yun. Babae makasalanan, lalaking sa alawan. Para magmahal. Oo, kaya ganun. Endless love. At tayo yung bunga ng pagmamahalan din. Kaya dapat yung, isa na lang, bago tayo magsara. What's the essence of a woman, Dennis? What? What's the essence of a woman? Yung essence ng pagiging babae kasi yun nga sabi nila kalakasan niya ng hindi lang ng lalaki ng buong mundo. Kasi di ba pag wala talagang babae talagang hindi ka mabubuhay na kasi kahit sa panahon the real essence of a woman kahit sa unang panahon pa yan past, present, future ang babae pa rin talaga ay nandiyan so yun yung talagang para sa akin yung essence ng pagiging isang babae ang pagmamahal at ang pagkakaroon ng anak ay ang isang essence of a woman para sa akin. Ayan. Pagmamahal at pagkakaroon ng pamilya. Pamilya at mga anak. Yun essence talaga sa'yo. Yes. Sa akin, ang essence of a woman ay yung pagiging unique. Hindi lang dahil unique ako. Maganda yung pagmumukha mo. Maganda yung balita mo. Mabuti kang tao, maganda ang kalooban mo. Yun ang para sa akin. Yes. Kaya yung unique eh. Unique. Kung kayo yung papipiliin. Hindi ka papipiliin. Ikaw, Kuya Cooper. Ikaw yung papipiliin. Alin sa amin ang pipiliin yung magandang essence? Si ano, si career? Eh, siyempre yung essence. The real essence of woman. Yung talaga yung mapatawin sa kanyang sarili. Na siya nagkaanak. Yes. Yung na siya nagkaanak. Nagkapamilya at nagkaanak. Yun ang ating role sa buhay ng mga babae. Ang sumunod sa mga asawa nating mga lalaki. Ayun, o. Hindi, totoo. Totoo yun. In reality. Ano bang ayaw niyo mawala? Essence o asim? Asim. Di ba? May asim pa tayo, ha? Ayun, o. Saan ba yung joke lang. Joke lang yun.
Parang ito na kaya nag-una yun, no? Parang history ng asim, sa kaya nakuha yun, ano? Yung parang, ano yung hindi ka lalangawin. Asin naman. Yung asin. Ano naman mapait ito si Dennis? Yung asin na punta sa pait. Yung asin na punta. Oh, yan. Sa mga millennials nating mga kabataan, ano may papayo ninyo? Ayun, sabi niya, huwag hayaan mapulog sa sabi niya. Sa mga kabataan. Oh, ano may papayo niya sa millennials na kabataan ngayon? Oo. Yung nakababata. Pagka nagmahal kayo, totohanin ninyo. Bilang kababaihan yan. Oo, totohanin ninyo. Kasi kawawa naman yung mga kababaihan ang maluloko ninyo. Masisira ang future nila. Yes. Oo, diba? Sana, bago mangyari ang lahat, eh, siguraduhin mo na sa sarili na mahal ang isang babae bago magkaroon ng ano pa mang, alam mo na, hindi ko masabi. Kaya gano'n, no? Diba kung masisira nila yung buhay ng isang babae, masisira din yung buhay niya dahil wala yung babae sa kanila. Oh, wala yung babae. Oo, oh, kumbaga ano eh, sineperate mo yung buhay mo sa kanya na andyan na siya eh, pero inihiwalay mo pa. Diba? Yung iba naman sasabihin nila, sige, habang bata kayo, magloko kayo. Kasi pag nagkasawa na kayo, hindi na kayo pwede magloko. It is wrong pa rin. Diba? Oh, wrong. Magpakabuti kayo. Magpakabuti dahil kailangan kumuha ng tama. Kaya nga sinasabi nga nila, ang kabataan ay siyang pag-asa ng bayan. Diba? Ayan. Di ba may kantang agibis na babae? Pagtuin nga natin. Sa agibis, may kanta silang... Bagong version. May kanta silang babae, babae. Yung agibis, yan. Para panignan sa tatlo. Ano ang kagandaan dito? Bakit hindi nang pra-practice? Bigla-bigla na lang nagsasalang kakantahin. Oo nga. Ang ganda ng kanta niyo talaga kanina. Oo. Oh. Para kayo nag-practice. Feel natin. Yung, kaya ang mga babae, hindi dapat magpaloko. Yung babae, yan. Oo, hindi dapat magpaloko sa mga... Hindi natin, sana, mga matatamis. Hindi tayo mag-copyright, ano? Yan lamang eh, para lang sa ating programa. Para... ang dami na, oh. Actually, noong nakaraan, may kausap ako, sabi niya, tanga-tanga daw niya kasi nagmahal siya ng lalaki na, alam mo yung, hindi, bata pa sila. Kumbaga pareha pa sila ng dalagat binata, pero yung pagkikita nila, kumbaga nasa hindi tamang panahon, yun. So sabi ko, may choice naman na gusto mong pumili. Yan ang mapapayo mo sa mga kabataan. Yun, may choice naman para sa pumili. Sa pag-ibig yan eh. Nasa iyo naman kung magpapakatanga ka, di ba? Ganun lang yun eh. Mm-hmm. Pero kung didebate na naman tayo sa pagpapaloko ka, alam na nila yun, di ba? Pero yun nga, dahil may woman instinct ka, alam mo kung lulukohin ka niya talaga o hindi. Ngayon kung alam mo na sa woman instinct mo, eh pwede mo na siyang iwasan, di ba? So pwede mo pang maayos yung buhay mo. Pero yun ang may papayo mo doon. Parang kung woman instinct mo naman eh, ang woman instinct mo siya ang soulmate. May soulmate po na hindi lahat sa panahon dumarating. Meron na sa kabilang buhay ng soulmate. So hindi mo naman kailangan mag-relate sa soulmate mo eh, 'di ba? Kung ano talaga yung destiny mo, doon ka talaga eh. Yes. Kasi si Lord din talaga ang magbibigay niyan sa iyo. Alam mo ba kung sino ba talaga siya na darating sa buhay mo? Malay mo nag-iingalo pa na dumarating na yung soulmate mo. Oo nga, dadating siya tapos umalis ka naman. Oh, hindi rin. Hindi ka salisin. Kasi interaction, di ba? Kaya nga dapat ang katotohanan din, hindi pwedeng alipin ng tukso. Yes. Oh, pakantay kayo natin si Miss Nova ng tukso. Ay! O layuan mo ko. Yung ano na lang. Mas bagay sa boses. Pakalas na yung katang yan. Yung lumapit ka. By Jerry Rebellanyaga. Hindi. Hindi, si ano yun. Sino? Yung dating mga singer na mga gagaling din. Ella De Rosario. Si Ella. Ella De Rosario. Hindi, Ella De Rosario yun. Ella De Rosario. Si Dinonciano and Jonah De Rosario are watching. Hello. Hello, ayan. Emma. Si Emma Janicio. Hello, naku, nangyari nga tayo dito.
bigla tayo masiseryoso dito. Nakikinig na siya yung Rosario Solis. Ayan. Ano pang inyong awitin? May kinalaman sa kababaihan. Yan. Hello, Jello. Namiss ka namin. Oo. Yun ang yung tungkol sa kababaihan na inyong awitin. May kababayan pa nga. Lumapit ka. Ella de Rosario yan eh. Oh, siya mo si Ella de Rosario. Siya ba yan? Actually, siya yung original, no? Ella de Rosario. Ayan. Oh. Lumapit ka. Gusto mo ako. Dami yung views, oh, no? Rosario. Try again. Yeah, malapit na tayo sa oras. For the last time. Mm. Oh, dami natin views. Try again for the last time. Pwede po kayo mag-request yan. May ilang oras pa tayo. Okay, mag-request kayo ng song. Yabang. Parang hindi namin alam. Ay, wala nakaset na kami. Ayan. Naku, okay, let me try again, mga kababaihan. Yes. Okay, so just keep on watching, mga kaibigan, hanggang matapos po, like and share. Like and share. Hello, Jojo Devotion. Yes, Jojo Devotion, hello. Rosana Lagasca, si Dang Brillantes, hello sa iyo dyan. Woman by John Lennon. Woman, yan. Oh, may nag-request. Ayan mo, Dionisio. Woman by John, John Lennon. Ay, oo, maganda to. Woman, always solely loving. Tapos yung woman, paano yun natin? I said that I was leaving, but I just couldn't say goodbye. You say, oh, be sad this evening to walk away from someone who is everything like you. You learn from every lonely day. I'd I come back to say, let me try again. Let me try again. Think of all we have before. Let me try once more.
you and I again. Just forgive me. Going all alone, they wonder without you. All I do is just exist and think about chance and niche. The bay is not an easy task, but pride is such a foolish mask. Let me try again. Let me try again. Think of all we have before. Let me try once more. We can have. Just forgive me. Ayun, may dapat pa kayong subukan. Let me try again. Woman by John Lennon. Woman muna. Woman. From Balakpupan, Rose Mimi, ano, Mimi? Hello, Woman Fem. May PM po ako sa iyo. At, ano mga yung Woman by John Lennon daw? Woman, oh, Woman. Tapos susunod natin request po ni Crispin Kahuligan, yung How Did You Know? Shout out Edmond Samaniego, Pangilinan. Oh, sino yun? Woman by John Lennon. Ayan. Tingnan natin yan. Tapos yun. Marami na tayong views. Yan. Woman by John Lennon. Hey, let me try again. Talagang paborit niyo yung kantayin yun, ano? Let me try again. Ba't yan ang sasabing let me try again? Ano bang dapat balikan doon? So, yung simulan uli, di ba? So, ano? Let me try again. Nang awiting, let me try again. Niniwala ba kayo sa isang woman is may pangalawang Gloria? Yes. Nasabi. Sabi nila may pangalawang langit pa. Gloria daw eh, di ba? Gloria. Bakit? Sabi nun, yung talagang kung ano yung di naging maganda nung ano, nung, yes, nung unang mga pagsasama, di ba? Bakit hindi naging kurason, hindi naging ano? Sa Gloria talaga yun. Sa Gloria talaga. Manlabo, oh.
Also yung Miss Imagination. May iba pa yan daw na greeting siya ta na lalabas. May nipasa bang greetings pa? Sana po may lyrics ang woman to fully understand. May iba pa yata tayong greetings sa... Nisen, ayan. Wala na bang greetings? No more. May nipasa pa? Masinin sa'yo, wala pa. Ha? Masinin sa'yo. Sa, dun sa kakampi? Yeah. Nisen, wala daw. Oh, yan. Paano ka muna ng song? Yan. Para habang naghihintay yes. tayo. How did you know that? How did you know? Siguro by Gary Balinciano yun. Yes. Hindi, Chiqui Pineda. Di ba yun yun? Chiqui Pineda, mas ano? Hindi, mas yata kaya na. Gary Balinciano? Okay, Gary. Oo. I remember so well the day that you came into my life. You asked for my name. You had to beautiful smile, my life started to change. To wake up each day feeling alright. With you right by my side makes me feel things will work out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? There's no empty space in my heart. You came at the right time in my life. Never forget I brought up the sun to shine in my life. Look at the worries that I had. I guess that I am relying to say it's not every day there's someone like you comes my way. Friends, oh my, I love you. Pasiyan, Crispin Kaudigan. My life starting to change. Wake up each day feeling alright. With you right by my side makes me feel things work out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? As there's a man in my heart, you can't the right time in my life. Never forget how good you decide to shine in my life. But the worries and the fears that I have, I guess that I am. Not every day does someone like you come to me. Is that your friend? Oh, what? I love you. I need someone like you in my life.
in my life. You came the right time in my life. If you forget, the sun do shine in my life. The part of the world is the purest that I have. What I like to say, it's not every day that someone like you comes my way. It's a new friend, oh, it's end of you. Okay. Oh yan, ang awiting pong yan ay kami po ay pansamantala nagpapaalam dito pa sa Minsan Tinigipintik. Salamat po sa mga nag-join po, sa mga bumati ng happy sa'yo. Third anniversary. Marami po ba? Ayaw natin. Ayaw po natin. Ayaw po natin. Ayaw po natin. Join ka dito. Sabi ni Miss Emma Jovizio. Ayan. Can name you. And sana po ay may leave. Ah, okay. Nabasa na po. But anyway, yeah. Thank you for watching. Blaine Lopez, yeah. Happy anniversary, Sir Cooper, sa iyong programang Pinig at Pintig. More power sa iyo and God bless. Sana humaba pang iyong programa kasama kami mga kakampi mo. Happy third anniversary, Sir Cooper. Ayan, salamat po sa mga pagbati. Ayan pa. Yan po yung mga award, yan. Yan, salamat po sa inyong pagbati. Yan. Ako po yung papalam sa inyo sa mensaheng tinigipintig sa mga oras na ito. At maraming salamat sa nakibahagi po ng programang mensaheng tinigipintig. Nandito po ang ating mga kasamang mga DJ sa mga oras na ito. Para sa iyo, DJ Denise. Denise. O nga pala. Ayun, maraming salamat din sa ating Tinig at Pintig dito sa ating Kakampi Online. And sa'yo rin, Kuya Kuko. Ayan, thank you. Yun, sana humaba pa yung taon. Ayan, salamat. Salamat kay Janice po. Diyan po ako nagmula. Naging guest po niya ako dito. Tapos po, na-discover po ako dito sa program ito. Kaya mabot po ng This is Butch Clarine. Nandiyo po si Butch Clarine. Yeah. This is Butch Clarine. Thank you very much, Cooper. And ayan. I'm very grateful to be a part of your show. At dito ang mula. And I treasure that in every day. Ayan na po. Para kay Miss Nova. Hello. Okay, maraming salamat sa iyo, Cooper. At syempre, ako'y natutuwa at nakasama ka namin. Yes. Siyempre, nandito pa rin yung support namin. Sana humaba pa yung buhay mo para makapagbigay inspirasyon pa pa. Ayan, salamat po. Correct. Okay, so, salamat po. Kaya pala mag-apon tayo sa TV. Yes. Ayan. Yung parang apon pumuli sa inyo. Ako po si Nova Season. Ayan. Happy anniversary. Salamat po sa mga nakijoin. Mga nakasama ko po dito okay. Sa bahagi ng Misayang Tinig at Pintig. Mula po kay dyan po yung po nakasama si Cara Bahati. Yan po nakasama. Ano po nakasama to? Si Ate Buskla din, si Nova, si yan mga naka-join na po sila. Pati po si Tess po, lalo na po sa ating station manager po. Si Arby, si Christian, yan, si Ate P. Nicodemus, na hindi po iniiwan ang programang to. Sama-sama po sa programang to, hindi lamang po yun. Ang programang to ay kapag may nangapi, may kakampi. May kakampi.
Maraming salamat po. Ang Kakampi Online po ay bahagi ng Philippine Online Broadcaster Association. Yan. Happy anniversary. Happy anniversary. Salamat po. Salamat po, Baba Gengal. Let's po sa course. Yeah.